Hello guys, this is Thor. Welcome back to my YouTube channel and welcome to Thor TV. Kumusta kayo? And for today's video, I'll share to you because somebody asked me, paano kung hindi na-verify yung aking Google AdSense pin? Ano yung una kong gagawin para ma-verify ko ito? Then today, I'll show you how to verify manually your Google AdSense pin kung hindi ito dumating sa inyong mailing address. In my case, bale, 3 times ako nag-request ng Google AdSense pin. Kasi from the very first start, nung unang nag-request ako, wala siyang dumating. I think more than a month na, wala pa rin siyang dumarating. So, I decided to do or make a second request for Google AdSense pin. Wala pa rin siyang dumating. So, until 3 trials, nag-request ulit ako ng third AdSense pin. Kasi walang dumarating sa mailing address na nilagay ko. Or maybe, mali yung nalagay ko na address. So, naglagay ako ng new address on my second request. Sa second request ko, after 2 months, wala pa rin dumating. So, I decided to make a request again for the third time. Then, nag-change address ulit ako. After my third request, wala pa rin dumating. So, I guess I'm wondering why walang dumarating. Maybe hindi nalolocate yung address na nilagay ko. So, after third request, nalaman ko na after pala pa na maximum 3 requests ka na, pwede ka na mag-manual verification even without the PIN. So, merong few step lang, in just 1 minute, mabe-verified ka na agad yung iyong address. Verified manually through this few step. As a content creator, napaka-importante ng Google AdSense PIN sa last step to verify your address. Hindi ka kasi makaka-receive ng salary mo hanggat hindi mo nabe-verify yung address mo. So, dapat tama yung ilalagay nating address or madali siya makita. Nang sa ganun, once na ipadala nila sa'yo by mail yung Google AdSense PIN mo, marireceive mo agad. Kasi, meron siyang, once na makapag-request ka ngayon, palang 3 to 4 months at hindi mo may-enter yung PIN mo, mag-i-stop na yung mga advertisement sa iyong YouTube channel at sa mga ipa-upload mong video. So, nonsense lang yung pag-upload mo ng video kung walang mga ads at hindi mo pa na-enter yung Google AdSense PIN. Kaya, pag hindi ka naka-receive ng Google AdSense PIN within 3 months and 3 trials, pwede ka na mag-manual verification. In just 1 minute, ma-verified ka na agad ni YouTube. Nang sa ganun, makaka-receive ka na ng iyong salary. The main purpose of verification of your address PIN is, kasi after mo ma-verify yung address mo with entering your PIN, pwede mo nang ilagay sa iyong account kung ano yung kung saan mo pwedeng ma-receive yung salary mo. Tulad ko, after ko na-verify yung address PIN ko, nalagay ko na yung aking BDO kung saan ipapadala ng YouTube ang iyong salary. So, ayun lang. Yun yung pinaka-last steps kasi para makareceive tayo ng ating salary. After verification PIN, maiilagay na natin yung ating desired bank or anything na kung saan ka pwedeng makasweldo. So, ito nga yung step na gagawin natin para ma-verify ka manually kung wala ka pang Google AdSense PIN. Number one is, kailangan go to Google AdSense. When you go to Google AdSense, just look for the verify address. Then, meron doon ikaw na makikita na 3 dot. Then, sa 3 dots na yun is, click the help button. Then, you see the verify overview. Scroll down mo lang siya. Then, makikita mo once you scroll down is PIN troubleshooter. Then, when you see the troubleshooter PIN, kiklik mo lang siya. Then, there's a 3 question na makikita mo doon. Pipilapan mo lang siya. Number 1, are you entitled for a threshold? Just click yes. Kasi nga, na-reach mo na yung $10 threshold, click mo lang siya. Have you received your PIN? Just click no kasi nga, hindi mo pa siya nare-receive. Have you tried to request more than 3 times?
Yes, kasi nga, 3 times na nag-request, hindi ka pa rin nabe-verify at wala ka pang nare-receive na PIN from Google Ads. After answering the 3 questions, you may now proceed to contact us. Makikita mo yung contact us na yun pag in-scroll down mo lang siya. Then after scrolling down, put your name, complete name, kung ano yung complete name na nakalagay sa iyong YouTube account. After that, enter your PUB number. Yung PUB number niyo is makikita mo sa iyong YouTube Studio or your Google AdSense account. After entering your PUB number, submit your any valid IDs. Yung valid IDs mo dapat na isasubmit is readable siya. Kasi pag readable siya usually, maa-approve ka agad. At kung hindi siya readable, maaari kang ma-decline or ma-disapprove. So, another process ulit yon. After submitting your valid IDs, click send or submit. After I submit the all data, in just less than a minute, naka-receive ako agad ng email from Google Ad na na-verify na nga ang aking address. So, wala pa siyang 1 minute, na-verify na siya agad. So, ganun lang siya kadali. Kung hindi ka pa nakaka-receive ng PIN, follow mo lang yung step na to once na naka 3 trials ka na mag-request ng PIN. Ganun lang siya kadali, in just 1 minute, mabe-verify na agad ng Google AdSense ang iyong address verification. And with that, once again, this is Tor. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and always click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new uploaded videos. See you again next time!